Guys, nandito ako para magkwento sa inyo and ito yung nag-aral ako ng computer CSS, Computer System Servicing. Ito yung kuha namin. And then ito yung room namin. Yan, ito yung ginagawa namin yan. Tapos ito, tapos yan, yan, yan. So, ito siya. Hindi, ito pala ako. Yan. Tapos alam mo ba na gusto ko talaga magkaroon ako ng kung sa bahay namin, kung magkakaroon ako sa aming bahay. Gusto ko yung idea. Idea na meron ako mga books na ganito. Yan. Sa kwarto ko talaga. As in talagang library yung style. And kung magkakaroon ako ng school, yan din yung style na gusto ko. Mga books. Kasi ang hilig ko sa books talaga. Hindi naman talaga totally nung elementary at saka high school, mahilig ako sa books. Nung lumampas na ako sa ganun level, nung nakatagpo ako ng mahilig sa libro, tapos ang dami niyang libro. Yung pinsang ko nga, ang dami niyang libro talaga sa side ng tatay ko. And talagang parang gusto ko, nung nakita ko yung bahay nila, tsaka nakita ko yung sa kaibigan ko, yung sa pinsang ko, ang dami libro. Tapos yung sa kakilala ko, ang dami libro. Tapos ang dami yung certificate. Nagkaroon ako ng kaisipan sa sarili ko na ganito din yung gusto ko mangyayari sa buhay ko. Tapos nakilala ko pa si Diego. Gusto doon niya na magkaroon ng ganyang mga ganyan. Kasi nung time na naging nakilala ko siya, madalas kami bumubunta sa National Bookstore. And yun, yung nasa diaryo naman na sinusubaybayan ko sa tabloid, yung magaling magpayo doon, isa yun sa binubuntahan niya sa SM City North. Yan, yung di ba SM City at saka yung kabila nun, Dugsungan yun eh. SM din yun, SM City at saka yung sa SM din yun eh, yung kabila, tatawid ka lang ng parang tulay na parang SM City yung kabila niya, malaking mall din yun eh, SM North yun eh, so SM City at saka SM North. Nakita ko doon na yung isang sinusundan ko na sa dyaryo na magiging mag-advise sa mag-asawa na tungkol sa buhay may mag-asawa, magaling sa magpayo. Isa yun sa binubuntahan nyo, yung library. Yung National Bookstore sa SM City at saka yung kabila. Yun, and then, may din talaga siya. And si Diego, may din sa mga books. Kaya, nagkaroon ako ng idea na yun din talagang gusto kong bahay. Kung magkakaroon ako ng bahay talaga, gusto ko mayroon akong gantong style. Puro books. At saka, kung magkakaroon ako ng school, learning center, books din talaga yung mas gusto ko talaga. Kaya, ang dami kong books din. Tapos, yung ibang books ko, nung nawalan ako ng pera, pinagbebenta ko din siya kasi nga pag lumipat ako, ang hirap din maghihirap ko din maglipat kasi ang dami talaga. Sabi ko, magtitira na lang ako ng, gusto ko magkaroon ako ng isang specialty na yun na lang yung kailangan kong aralin yung sa computer na lang. Kasi yun naman ang turo sa akin ni Amil. Ang dami pong pag-aaralan, yung isa na lang, mag-focus ka lang sa isang pag-aaral. So, ito yung talagang idea na gusto ko. Nung nag-aaral ako sa computer, magaling ako sa, yung para sa sarili ko, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Pero sinasabi ko na rin yun na, nung nagsiset up ako ng computer shop, tuwan-tuwa sa akin yung pinagset up ko kasi napagaling ko. Para sa akin na, sinasabi, ang galing mo pala mag-layout, mag-design, mag-paco, mag-ano. Kasi nga, nasa ayos yung UTP cable, dun sa modem, dun sa hub. Tapos inaayos ko talaga siya. As in talagang hindi malalaglag, tapos magandang kabit. Tapos yung setup ng computer shop, ako yung nag-install, ako din yung bumili, ako din yung nag-cable, ako din nag-UTP cable, ako din crimping. So, naranasan ko yung mapuri ako ng customer ko. Tapos naranasan ko din na ito yung pinaka, para sa akin na, diba sa computer technician, yung software, hardware, at saka networking, mas ako din sa mga configure ng mga networking. Siguro, isa din sa naka-apekto sa akin si Alex, kasi nung nasa Kalmarland, siya yung technician dun eh, dahil tiyatawagan siya, mag-i-install, lagi niya akong kasama, napapanood ko lang siya, pero medyo madamit kasi sa alam eh. Nanonood lang ako, so nakikita ko yung ginagawa niya. Windows 98 pa nun eh. So nakikita yung ginagawa niya. Pero pinaka mas nakapagbigay sa akin ng kaalaman si Alan. Kasi si Alan, napakabait niya mag-share ng knowledge. Hindi naman, compare naman kay Alex, si Alex madamot. Pero si Alan,
talagang more in talagang bibigyan niya talaga as in ganito ganito gagawin mo ganyan ganyan. Then nakalala ko naman si ano si Diego, mas ano naman siya, mabait siya, nagtuturo siya ng knowledge. Pero may mga bagay na yung talagang top secret niya, hindi niya binibigay talaga. As in, by pag-aralan mo, andyan na, bawa yan, bibigay niya yung pag-aaral, ito na, ikaw na maggawa, yun naman ang sa kanya. Bibigay niya yung aaralin mo na mo sa akin, ang sa akin kasi gusto ko instant. Turo mo na, lahat ipackage mo na, siya, bibigay niya to, ito yung gagawin mo, andyan na, basahin mo na lang. Siya naman, gano'n naman ang style niya. Mahilig ako mag-set up ng ganito, yun yung napuri sa akin ng customer, yung pag ano pag-layout tapos matuwa sa akin kasi yung printer nila dun sa computer, sabi ko pwede naman po kayo mag-print sa PC1, PC2, PC3 na magka ano na pwede sila mismo yung customer din mag-print, i-set up po siya as naka-sharing na, so natuwa sa akin. Tapos nakita na yun nung sa network yung ano yung lahat ng PC. Nung una kasi nakapag-set up ako, hindi nagkakakita kasi iba-iba sila ng configuration. Yun naman ang kinatuwa sa akin, napuri naman ako. Nung nag-aaral ako, siguro malaking influence sa akin si Kuya Nanding. Kasi nung si Kuya Nanding, nakakabarkado ko siya, nakakwentuwa. Parang tatay-tatay ko na siya. Siya yung madalas na pag-birthday ko siya yung binubuntahan ko para maging masaya ako. Kasi nga, mayabang yun eh, si Kuya Nanding. Si Mang Nanding, kapitbahay ko sa Lucena. Si Mang Nanding yung sobrang yabang, mayabang magkwento. Astig, siga sa mga kwentuhan, mga banatan namin ng mga tip-top. Tapos siya naman yung taga-advise sa akin, siya naman nagpapayo. Madali siyang lapitan kapag kailangan talaga. Hindi mo siya pwedeng utangan ng basta-basta lang kasi hindi siya ganun. Pag emergency talaga at alam naman talaga niya, naglalabas talaga siya ng pera. Si Mang Nanding naman, nakita ko sa kanya, ang hiling niya sa ano, sa mga newspapers, mga periodiko, yung mga Manila Bulletin, Inquirer, tapos yung People's Journal, kung di ako nang kakamali. Mahilig sa mga puzzle, yung mga ganito. And ito naman, sa computer naman siya, ito yung pinagtutunan ko ng pansin, yung mga pahalang, yung mga cross, yung mga ganitong mga salita. Magaling ako sa mga ganito. Yan, nasasagutan ko siya. Effort talaga, medyo tumatagal ako ng mga 2 oras, pagsagot, o kaya 1 oras, sa mga ganyan. Hahanapin ko kasi yung mga sagot niyan, mga ganyan. Diba, ito yung mga hahanapin mo dito, sasagot ako ng ganyan. Yun yung sa diary, ha? Ito naman sa computer naman to. Yun yung para ba naging, nakilala ko siya, siya naman yung naka-apekto sa akin. Kaya, nung nakikita ko si Manding, pag nakita ko ng mga tabloid, tapos may mga pahalang, pababa, sinasagutan ko din yun. Pero nung kakalala ko si Diego, yun naman ang trabaho niya, gumawa ng ganito. Pero hindi ko yung naranasan kasi hindi naman ako magaling sa gumawa ng ganito. Ang hirap gawa kaya ng ganito, yung mga sasagutan. Nung nag-aral ako ng computer, ang ginagawa ko kasi para malaman ko yung sagot. Yung, di ba, sa school namin, dalawa yung tinuturo na computer subject. Mas yung teacher ng instructor namin, mas una siyang magpapa-exam sa kabilang section. Ang ginagawa ko, kinukutsaba ko na yung kabila. Uy, anong exam niyo? Ito, bigyan mo ako pa-serox kayo, pa-serox kayo. Di siya pa-serox, pa-serox kayo sa baba. Takbo agad ako sa baba, pa-serox kayo. Tapos bago bumunta sa amin, may exam na ako. Meron na agad akong papel. Kaya nung time na yun, nakakatapos agad ako ng exam. Kasi yung ginagawa ko, yung magaling doon, yun yung binabarkada ko, tapos siyempre namumuna na, oh ito, libre na kita dito sa ano, sa merienda. Yun, kahit wala, pag nagkakapera ako, tapos, karamihan kasi, nangungapira din talaga ako ng sagot. Kasi nga, ang time ko, nung nag-aaral ako, medyo, wala din ako sa focus pag-aaral eh. Mahilig lang mag-enroll, mahilig lang pumasok, pero karamihan, nangungapira din talaga ako ng sagot. Minsan, nung bandang muli, naranasan ko na yung kinopya ko mali, kaya hindi na rin ako ng kopya kasi nga minsan meher din umasa sa kopya. Imbis na mag-aral ka, dapat sabihin mo na kasi huwag ka talagang makukopya talaga. As in talagang makita mo yung anong merong matalino sa sarili mo, hindi yung kaya ka nakapasa dahil sa ibang tao. Meher talaga yun kasi pagdating ng araw, ikaw din yung mahihirapan. Yun lang, and yung mga ginagawa ko, gaya niyan, yan. Sa computer, tapos ganito pa. Ayan.
Kung may mga tanong-tanong dyan, ito pa. Ayan. 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 Bali, ano, bali, nanghihiram talaga ako ng mga notes, mga exam, tapos iniipon-ipon ko yan. Siguro pag may turo din ako, marami lang ako papa-exam kasi yung number one estudyante ko, yun ako eh. Tuturuan ko na siya, pero minsan hindi rin kasi pag ang tao, hindi siya interesado sa yung bagay, kahit anak mo, wala. Hindi siya mag-work yung gusto mo ituro sa kanya kasi nga hindi siya interesado. Ako kasi, nung nag-aaral ako ng computer, naging interesado ako. Then, nag-aaral ako, medyo kulang din talaga ako kasi nga, yung isip ko, nahati sa dalawa. Yung pag-aaral, paghahanap buhay, paano ako makakakuha ng pambaon, pangkain. Kaya yung isip ko, hindi talaga, kasi talagang doon. Marami yung uwi pa ang bahay, problema sa bahay, school, pagpasok, yung pagkain, pamasahe. Ang dami kong iniisip. Kaya nung nag-aaral ako, medyo ang isip ko, lutang. And then nakatapos din ang pag-aaral. Pero kagaya naman nung kakilala ko na matalino siya, na nag-aaral siya, talagang supportado sa pagkain. Lahat ng benefits na sa kanya, para bang lang siya, napakasimple ng buhay. Kasi iba yung may pera sa wala. Ang laki ng difference nun talaga. Yung sa akin, naranasan ko yun. And yung naranasan ko, pag ipaparanas ko kasi niyan, siguro hindi din siya tatagal sa buhay ko. Kasi nga, ang hirap din pinagdaanan ko. Yung naranasan nung may kaya sa buhay, kung ako naman lulugas sa kanya, hindi ko din maranasan kasi hindi naman ako ganun katalino. So, magkaiba kami ng difference. Diba? Yung dalhin mo ako sa lugar niya, hindi din ako tatagal doon kasi hindi ako sanay sa buhay na ganun. And hindi naman ako matalino. Pero pag siya, tatagal. Papay siya sa lugar ko, hindi rin siya tatagal kasi hindi siya sanay sa buhay ko na nakapagtiis ako ng gutom kahit pumapasok sa school, hindi niya mahihirapan siyang gawin yung ginagawa ko sa buhay ko kasi nga hindi siya sanay sa galawan ng pamumuhay ko. So yun lang, and dito ko na po tinatapos ang vlog na to. Sana may maintindihan nyo and makatulong din sa mga bagay na ginagawa ko sa buhay ko. Ito yung outlet ko na may mga problema ko sa buhay, kinikwento ko sa vlog ko, mga nangyayari sa buhay ko, kinikwento ko. And balang araw, ako din yung parang pagdating ng araw, ako yung, ito pala yung ginagawa ko nung una, hindi ko siya nakakalimutan kasi naka-record siya. And negative comment, positive comment, pabor po sa may Arian channel. Paalam and bye for now. See you. Bye-bye.